the rich characteristics or Galton's details minutiae. Okay? So, yung rich dot, no? Talagang tuldok lang. So, pag nakita mo yan sa iyong fingerprint, no? Tuldok, ang tawag po doon is ridge dot or island ridge. Refers to a ridge formation in a form of a dot or period. As in, tuldok lang siya, no? Tinatawag po yun na ridge dot. Okay? We have the bifurcation. Ito, si bifurcation, no? The bifurcation, it is a single ridge. One line lang muna siya, no? But then, it divides into two. Nag-divide si one line. Or more than two. Maybe three, four, no? Tinatawag po yan na bifurcation. No? Kaya tinawag din siyang fork-like, no? Kasi, mukha talaga siyang tinidor, no? Fork-like. Then we have the converging ridge. Okay? Si converging ridge, two ridges, okay, dalawang line ng ridges, that forms into one. Nag-connect, no? Nag-meet sa isang point. And then, to form into single ridge again. Okay? Kung kanina, single ridge, si bifurcation, no? Nag-divide into two. Or three, or four, no? Fork-like. Converging ridge, two ridges that meet into one point to form into one again, no? To form into one again, no? Two ridges that meet in a certain point. And we have diverging ridge, no? The diverging ridge, two ridges that separates, no? Nag-separate ng direction. Naghiwalay sila, di sila nag-point, no? Nag-separate. So, that was diverging, no? Nag-diverge. Naghiwalay sila ng direction. And we have the enclosure. It is a single ridge that divides into two. Nag-divide into two, no? Naghiwalay ng nag-divide ng dalawa, no? Pero, hindi siya natiling dalawa. Does not remain open, no? Bumalik ulit. Nag-meet ulit into certain point. And then, bumalik sa original single ridge. So, paano yon? Ayun, no? Single ridge that divides into two. So, dapat magiging bifurcation lamang siya, no? But then, nag-meet ulit. Hindi siya na natiling open, no? Nag-meet ulit yung dalawa. And after nag-meet, bumalik sa original design, no? Naging isa ulit. Kaya tinawag siyang enclosure, no? Nagsara ulit. Tinawag siyang eyelet dahil mukha siyang mata, no? Itsurang mata, no? Tinawag din siyang lake, no? Dahil parang nga po siyang bukana, no? Lake, islet, or enclosure ridge. We have the ending ridge, terminal point. So, biglang huminto yung line. So, yung dulo noon, tinatawag na ending ridge, no? Biglang naputol, no? Ending ridge. We have the type lines, no? Sinabi natin type lines, it is the diverging ridge. Paano nga ulit yung diverging ridge? Two lines that separates into two direction, no? Two ridges separates into two in different direction. But then, it surrounds that pattern area. Pinapalibutan nito yung ating pattern area kung saan nag-exist si delta at si core, no? Surround, ito yung tatandaan nyo dyan, no? Surround the pattern area. And serve as the basic boundary. So, boundary, no? Kung saan tayo magsisimula, hahanapin yung ating delta at si core, no? Boundary kung saan lang tayo magsisimula, no? At magtatapos, no? So, ito si type line, no? Yan. Two diverging line that surrounds our pattern area. Example, ito si ating pattern, si loop pattern, no? Nasa loob po siya ni type lines, no? It surrounds our pattern area. Pinapalibutan niya po si ating pattern area na si loop, no?
Yan po si pipelines, no? Pinapalibutan sa rounds, hour, pattern, area. Malinaw tayo dyan, ha? So, pattern area. Surrounded, siya naman yung pinapalibutan, no? Pag sinabi natin pattern area, it may be on the pattern of loop or whirl, no? Pwedeng loop pattern or whirl pattern. Surrounded by the pipeline. So, pinapalibutan siya ng ating pipeline. So, example, on the pattern of loop, no? Yan. Asan si delta dyan? Wala pa, no? Asan mo na si core? So, si core, no? Yan ang ating core. Ito yung pinakaloob, no? And nasan si pipelines? Ito si pipelines. It surrounds our pattern area. Ito si pattern area, no? Kung saan, andyan si core. And ito si delta. So, malapit siya sa pipelines, no? Si ating delta, no? And this was our core. Ito yung ating delta. It surrounded by pipelines, no? Ito si pipelines. Ito si pattern area. Kung saan nandyan yung pattern, si core at si delta. Okay? So, we have the recurving ridge, no? Sinabi natin recurving ridge, it is a single ridge that curves back. Bumalik sa single ridge, no? So, it curves back. So, bumalik siya sa original kung saan siya nagsimula, no? Na mag-flow, no? So, it's recurving ridge. Ito yan, no? Single ridge, pero di siya na natiling tuloy-tuloy, no? Bumalik, it curves back to when it was, to where it was started, no? That was recurving ridge, okay? And we have sufficient recurve. A recurving ridge, which is complete. So, kumpleto, wala dapat nag-obstruct, no? With its shoulders, wala dapat nakadikit na kahit anong ridge dyan, no? And free from any appendage, no? Ito yan, no? Ayan si sufficient recurve. Ayan po yung kanyang shoulder, no? Itong dalawang ito, no? Yung dalawang shoulder na yan, no? Ayan po yung sufficient recurve. So, paano pag merong appendage, no? Merong nag-obstruct na ridge. Hindi na po siya sufficient recurve. So, kinakailangan complete from any ridges yung kanyang shoulder, no? Yung kanyang recurve. Wala po dapat nakadikit na anything na ridges, no? Kaya po siya tinatawag na sufficient recurve. Complete with its shoulder. Ayan nga po na sa picture, no? Wala po dapat nakadikit na kahit anong ridges. And we have appendage, no? Yun nga po, no? So, si appendage, makikita po siya sa tuktok ng ating recurve, no? Ayan po siya, no? So, di na po siya sufficient recurve, no? So, ito po si appendage. Nasa tuktok, no? Yung ridge na, nasa tuktok ng ating sufficient recurve. Ating recurve ridge, no? And we have the rod or bar, no? It's a short or long ridge. So, makikita siya sa loob ng ating recurve, no? Directed towards the core or parallel to the recurve, no? Yun nga, it is a ridge, no? It may be long or short. Makikita siya sa loob ng ating recurve, no? Yun po ay tinatawag na rod or bar. Ito, si appendage. Ito pong itong mga to is rod or bar. Pwedeng maliit or mahaba, no?